Ito na mga ka-idol, 6mm Allen. Para tanggalin natin yung ano, takip ng cylinder head. Ito dandan lang, baka maputol yung ano, rubber gasket. Saka bago natin tanggalin, kung ano lang, i-tap muna natin. Yan. Kailangan naka-timing siya. So ayan, yan yung tap ng Raider 150 mga ka-idol. Ayan. May arrow naman yun, nakikita nyo. So ito, tanggalin na natin yung ano, yung mga bolt na 6mm nya. Tuloy, pag gumamit kayo nito, sakit lang yung mababa, hindi yung mataas, kasi sumasayad sa chassis pag hindi nyo binaba yung ano, yung engine. So ganito lang ka-easy mga ka-idol. Sana tapusin nyo tong video na to. At least papano may matutunan kayo. So ito kaya natin to tinanggal kasi umusok to. Saka ano na lang natin yung bulb niya, linisan. Carbonized na rin kasi matagal na po ito. Yan, tensioner, tinanggal ko na rin. So ito yung mga cam niya. Dalawa actually, hindi naman magkabaliktad yan eh, kasi may X at saka exhaust intake. Tapos 12mm yung gamit ko dito. 12mm na socket. Para hindi masisira yung mga bolt. So ayan. Tanggalin na natin tong ano, mga apat na bolt na ano niya, cylinder head. So ito na mga ka-idol, natanggal na natin yung ano, head niya. Taas, itataas na natin itong ano, bolt. So ganito lang kayo si magtanggal ng ano, cylinder head ng Raider 150 mga ka-idol. Kasi tignan nyo po, sobrang itim po, naliligo po ng oil. Umuusok kasi po ito mga ka-idol. Pansin mo yung piston niya, maitim na po. So dito, madali lang to yung bore. May tama yung ano niya, bore. Pero hindi masyadong ano, gas-gas, gas pang. Kaya
kaya pa to ng ring at saka valve seal, piston, palit na rin tayo. Check natin yung connecting rod. So ayan, okay naman. So ganyan lang mga ka-idol, pag tingin nyo connecting rod, dikin nyo lang. So yan, hugasan na natin yan. Linisan natin. Tsaka yan mga ka-idol, tanggalin natin itong mga shim cap nya. So yan yung mga sim nya mga ka-idol, sobrang liit po, parang ano lang, baterya ng ano, yung flashlight na maliit, lighter. Ito po yung exhaust nya, exhaust valve. So ito, tanggalin na rin natin itong mga valve nya kasi i-grind lang na ito, saglit lang. Kasi hindi po yan pwedeng patagalin mo na grind kasi maghabog yung ano nya, yung sim. Tanggalin natin. So nakikita nyo po yan, oh, punong-puno po ng ano, may takuling. So ito yung ano, yung exhaust saka intake valve. Yung exhaust lang yung ano natin, i-grind natin. Okay naman yung ano, intake valve nya, wala namang problema. So gagamit lang tayo ng grinding compound. Mabilisan lang po to kasi hindi nga pwede nga ano, yung Reader 150 grinding valve nya. Gumamit lang ako ng barina para madali lang. So ito na mga ka-idol, at least papano, nalinisan na rin natin. So ito yung valve nya apat, saka palitan natin ng ano, valve seal, para sure na hindi talaga umusok. So makikita nyo ngayon kung paano tanggalin yung valve seal nya at paano rin palitan. Kasi iba yung Reader 150, masikip talaga, walang clearance, hindi katulad ng mga XRM or anumang motor dyan. Madali lang palitan ng valve seal. So yan, mahirap na tanggalin yung valve seal nya. Gamitan lang natin sya ng ano, yung long nose tools. So ito po mga ka-idol, kailangan may ano talaga, lalagyan tayo, hindi yan sa semento lang nakapatak. So ito na, tanggalin na natin yung valve seal gamit ng long nose tools. So yan, matigas na po siya kaya umuusok. Isa rin yan sa sinyalis mga ka-idol, pag matigas na yung valve seal nya kaya umuusok. Parang plastic na siya ba? So yan, apat kasi 4 valve yung reader. SGP talaga gamit natin dito mga ka-idol. So tingnan nyo lang mga ka-idol kung paano magpalit ng valve seal. So ganyan lang.
yung bulb na lang niya yung gamitin natin para makapasok talaga kasi walang clearance. So ayan, ganyan lang kadali mga ka-idol, at so, ganyan lang ka-easy magpalit ng bulb seal ng Raider 150. So, ito. So yan, okay na po. Palitan na natin, pasok na natin yung ano niya, bulb spring. So okay na lahat. So ayan, parang bago po yung cylinder head. Kasi nilinisan lang yan, ano, idol. Hindi yan napalitan. Tamang linis lang po. So ganito po talaga ako magtrabaho. Kaya yung mga customer ko, so lagyan muna natin ng langis. Ayan, para smooth. Ito na yung intake niya. So ayan, parang bago yung cylinder head mga ka-idol, kasi sobrang linis. Special lang po na gasoline gamit ko dito. So ito yung piston niya, piston kit. Palit tayo, GP rin. So takpan lang muna natin kasi baka mahulog yung ano niya, lock niya, yung clip. Clip ng ano, piston pin. Lagyan na natin ang langis para madali lang ipasok. Kasi virgin na virgin to. Pasok na natin yung ano, bore niya. So dahan-dahan lang tayo na. Ayan yung dowel kasi. So ito, tapos na tayong magkabit ng bore niya. So cylinder head na naman.
lagyan muna natin ng mga nut sa kadawil para dire-diretso na yung trabaho. Mahirap pag walang alalay. Naka-video kasi yung alalay ko, kumahawak ng cellphone. Kaya kinaya natin mag-isa, no? So ito na. Salpak na natin yung cylinder head. So dapat rubber yung ginamit natin, no? Para safety. Tapos apat na bolt. Build MM ulit mga rider. Dapat mahigpit talaga para hindi siya nang ano mag-leak yung ano niya, oil niya. Tsaka safety naman yung bolt kasi sakit rin yung ginamit natin. Kristo na sakit. Pwede rin yung ano mga flyman. Yun, hindi yun basta-basta nakakasira ng bolt. Ito na yung ano, chin guide niya. Tapos tingnan ulit natin sa top niya yung Miley 30. Tsaka natin na ilagay yung cam niya. So ito po yung ano, exhaust, may compression release po yan. So ito na mga kaidol, makikita nyo na ngayon kung paano mag-top, ano ang top ng Raider 150. So ayan, makikita, ipapakita ko sa inyo ngayon yung aro niya. Kailangan nakatap sa flywheel pati tsaka dito sa may head niya. So okay na, nakatap na. So takpan na natin to yung may cam niya. So ayan, may dawil yan. So dito lang tayo, no, matagalan sa mga ano niya, head vault niya, kasi marami po talaga pag Raider 150. Hindi katulad ng ano mga XRM or Wave, apat lang yun, eh.
So ayan mga ka-idol, ganyan lang ka-easy. Sana may natutunan kayo sa video ko at saka pa-subscribe na rin ang YouTube channel ko. Sana na rin ang notification bell para makapasan kayo sa mga susunod kong videos. Subscribe na rin. God bless you.